Hello, magandang araw mga ka-chillax, mga subscribers, mga viewers at mga nilalang. Welcome po sa ating panibagong video. At ang topic natin ngayon ay mag-unbox tayo ng package na in-order ko online. Ito ay isang power tools grinder. At ang brand name niya ay Bosch Model GWS 750 Grinder. Kaka-deliver lang ito, fresh na fresh at nakasealed pa. So wala nang bla 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 at wala nang pa keme-keme rude. So i-unbox na natin para hindi boring. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, eh mag-subscribe ka na. Just click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. At paki-like and share na rin para maibahagi sa iba ang impormasyon na ito. Okay, so ito yung manual. Ito yung disc lock at saka yung wrench or spanner, saka yung handle. Wala pa siyang free plug adapter. At syempre, the grinder itself. At ito naman yung disc cover para sa protection ng user. Okay, that's it. Next package please. Okay, so ito naman yung next package na i-unbox natin. Fresh na fresh, kaka-deliver lang din nito. In-order ko lang din to online. Well sealed, naka-bubble wrap pa. So yung tawag nila dito ay stand for angle grinder. Wala na bang ibang pangalan? Sana may mas naisip silang mas decent na pangalan. Okay, so tara, buksan na natin to. Ang galing magic, partida wala pang infinity stone yan. Wow, dami niyang parts, daming screws. Baka abutin tayo ng kalahating araw sa pag-assemble nito. Meron siyang manual pero wala akong planong basahin yan. Mas trip ko yung parang puzzle. Okay, yan na lahat yun. Wala nang laman. Ito yung disc cover. Plastic lang pala to. Akala ko metal. Ito yung handle. Ito yung pinaka arm. Metal siya. Sana matibay, tumagal. Tapos, bunch of screws, nuts and bolts. Ito naman yung holder ng disc cover. Tapos, ito naman yung pinaka base niya. Tapos, may clamp. Ayan yung clamp niya. Pwede siyang i-adjust up to 45 degrees. Okay, so yan na yon. Kuha muna tayo ng tools. Okay, ayan na. Na-arrange na natin. Simulan na natin yung pag-assemble. Music please!
Okay, kung nabivisualize nyo, ganito yung position ng grinder. Okay naman yung play ng spring. Iseset up naman natin ngayon yung grinder. Ito yung ating grinder, mga kachillax. Ito yung brand at model. Okay, since may handle na yon, yung ating stand, so hindi na natin ilalagay ito. Okay, set up ko muna ito. Sample disc lang muna itong inilagay ko. Kung papansin nyo, may directional arrow siya. Dapat pareho yung direction ng rotation ng disc dun sa nakalagay sa ating grinder. Ayan yung arrow. Take note ah, sample lang ito para may maipakita lang ako dito sa video na to. By the way pala guys, meron pa tayong hindi na ilalagay dito. May boot pa yan dito para hindi masyado magasgas yung ating grinder. Ganon din yung isa, ito. Parehong bakal yan. So ito yung mga rubber boot. Actually hindi siya rubber boot, plastic boot yan. So kailangan siyang ilagay dito para hindi masyado magasgas yung ating grinder. Dalawa yan, ito pa yung isa. So tigisa yan, kailangan silang ilagay. Okay, lagay muna natin. Okay mga kachillax, so medyo mahirap siyang ilagay. Matigas yan. At ganun din yung isa. Matigas din. Rubber boot yun nung screws dun sa baba, dun sa lower part. Dun sa lower part gagamitin yung slant na rubber boot. Ngayon medyo challenging yung paglalagay nitong rubber boot na to. Matigas, so mahirap siyang ipasok. So may clamp ka naman dito, pwede mo namang gamitin yan. Ngayon susubukan natin ipitin. Ayun, swak na swak, wala siyang nagawa. So ito naman ngayon yung naka-slant. Ayun, okay na. Ito yung sa baba. Okay, alisin ko muna ito. So, inalis ko muna yung dito para madaling ilagay yung grinder. Ito muna sa baba yung lalagay natin. Kailangan mong i-shoot yung tornilyo dito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, eh mag-subscribe ka na. Just click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. At paki-like and share na rin para maibahagi sa iba ang impormasyon na ito. Okay, so tapos na natin siyang i-assemble. So kung mapapansin nyo, sakto-sakto lang yung blade niya. Ayan, pagka dininan natin, eksakto lang siya doon sa butas. Ito na yung finished product natin. And by the way, nilagay ko na nga pala yung stack natin na protection cover or disc cover para mas safe. Ito kasi metal, mas matibay. Ito, plastic lang. Para mas safe, nilagay ko na rin. Sabagay, talamsik lang naman yung kayang iprotekta sa'yo nung plastic cover. So, pag nilagay natin yung
metal, mas safe. Kung halimbawa, ginamitan mo yan ng cutting disc at nag-shatter yun, so medyo hazardous yun. Pero kung nakalagay yung metal cover or yung metal case niya, at least mas safe tayo. So saktong-sakto na yung alignment natin, so gagamitin na lang. Okay na. And regarding naman sa price, nabili natin yung ating grinder na Bosch GWS 750 angle grinder sa halagang 2,410. At ang ating grinder stand ay mabibili sa halagang 639 pesos. Sana nakatulong ang video na to sa mga taong naghahanap ng power tools, sa mga misis na nag-iisip ng mairiregalo nila sa kanilang mga mister, at sa mga handyman at mga taong mahilig mag-DIY na katulad ko. Thanks for watching!